Hello guys, what's up, Archery Pineda. Nagbabalik para sa isa na namang bike check video. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop sa Marilao, Bulacan. So magbabike check tayo ng Pinewood Herman 3.3. Nakita ko to, pinost nila kagabi. Kaya lang pagdating ko dito, nabalitaan ko na lang na sold out na daw. So sa mga magtatanong ng price, pasensya na kayo guys, wala tayong maibibigay na price ngayon. Dahil totally wala na talagang stock. Yung iba bike check natin ngayon guys, fully paid na. So may ari na yan, hinihintay lang na ma-pick up. So buti na lang inabutan natin para meron tayong may bike check at may maipakita ako sa inyo guys. So wala lang intro, diretso tayo sa bike check ng Pinewood Herman 3.3. Guys, ang ating iba bike check, so no, napakaganda. Oh. Kaya lang medyo matindi yung sikat ng araw guys, umaga kasi nandito yung sikat ng araw. Pero maganda nga yun guys, maganda yung reflection ng ilaw. At makikita natin ng buong detalyado yung ating iba bike check na Pinewood Herman. So sisimulan natin sa kanyang frame. So kung makikita natin ang frame niya guys, ay matte gray. Ayan, matte gray yan guys, hindi yan size, hindi yan English, matte yan. At ang kanyang smooth welding ay smooth na. Ayan guys, so parang humimas ng makinis na hita. Ayan, di ba? At dito sa kanyang top tube, may makikita ka dyang logo ng Pinewood. Ayan, oh. Ayan, wait lang. Ayusin natin ang ating exposure. Ayan, logo ng Pinewood. Pag kinapa mo yan, para siyang decals. May napanood ako nito sa YouTube. Ang tawag nila daw dito ay water sticker or water decals. Ayan. At ayun o, nakita nyo sa camera guys o. So pag kinapa mo yan, meron kang makikita ang mga parang design. Ayan o. At may nakalagay dito na innovation technology design. So nag-inumitan niya ng teknolohiya para sa pag-design ng kanilang bike. Ayan, nawawala na naman sa focus yung ating bike. May dumana namang cheeks. Dito sa kanyang top tube, manipis na dito. Ayan. So may bandang seat stay. At medyo hindi naman siya ganun ka-smooth, nakikita niya guys oh. Para siyang merong pinagbakasan ng grinder. At dito sa kanyang seat tube, may makikita ka pa rin diyang water sticker or water decals. Ayan. Tapos dito sa kanyang down tube or bottom tube, meron diyang brand name na Pinewood. Ayan. So water sticker din to at water decals, kung ano man yung tama dun sa dalawa, pakicorrect na lang ako guys. At dito meron siya lalagyanan ng battle cage, ayan lalagyanan ng beer yan guys. Kaya lang wala tayong kasamang lalagyanan ng pulutan dito sa kabila, beer lang. Ayan o. At dito sa may naman na baba, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan ako nakikita niya guys o. Ayan. At sa kanyang seat stay. Chain stay muna tayo guys. Chain stay. May makikita ka dyan, Herman 3.3. Tapos dito, nakalabas ang kable sa mga mahilig mag-gitara dyan. Ayan, pwede nyo yung kalabit-kalabitin yan, no? Diba? At dito guys, makikita mo, medyo nakabend yung chainstay dito. Siguro nakaready to para sa 3x. Ayan, no? Medyo malaki yung clearance dito para hindi tamaan yung chainstay. Dito naman may makikita guys, nahinang dito. Parang dinugtong talaga. Ayan, saka dito meron din. At dito sa kanyang seat stay, may makikita ka pa rin dyang water sticker at logo ng Pinewood. Ayan. So medyo nagkakaproblema yung exposure ng camera natin guys. Nandito kasi tayo, masyado masikat ang araw. Ayan, oh. Tapos, ito nga pala guys, kung ako nagkakamali, small. Ayan. Small yung ating frame. Yung frame size natin. At gawa yan sa aluminum alloy. Ayan, kung ako nagkakamali. At ito ang kanyang fork guys. So kung makikita nyo, naka air fork na tayo. Gawa yan ng Pinewood syempre. Ayan. Mayroon tayong manual lockout dito. Ayan. Tapos doon sa kabila yung kanyang air valve cover.
So, wag niyo iwawala yan, guys. Napakahirap makahanap niyan. Kung wala ka man mahanap, wala kang mabibili. At alloy ang kanyang crown. Yan. 100 mm yung kanyang stanchion travel. Kung hindi ako nagkakamali, guys, magnesium alloy itong arc. Pati itong lower, magnesium alloy na rin yan. At naka-quick release ang ating hubs. So, bilangin natin yung butas ng hubs. Pero bago yun, alamin muna natin kung ano yung hubs na ginamit. Ayun, Ragusa XM600 ang ating hubs na alloy na may mga taas-butasbo. Yun, may taas-butasbo. At bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 times 2, 32 holes. 32. Ayan o. Dito medyo dire-diretso siya. Sa kabila may pa-XX. Parang yung X mo. Diba? Ayan o. Palagay ko stainless to. Kung daw nagkakamali, guys. Pakitama na lang tayo. At ang kanyang rings ay double wall alloy. Na gawa yan ni sino mo gumawa? Wala akong makita, guys, kung sino gumawa. Ah, Pinewood. Ayun. Pinewood ang gumawa ng rims natin. At ang gulong natin ay gawa ng CST Patrol. Ayan, nagpa-patrol yan kasi ECQ. Meron tayong curfew. Tapos, ang sukat niya, guys, ay 27.5 by 2.25. So, medyo malapad na to. Ayan. May kalaparan din ng konti. Ayan, o. Oh. At dito tayo sa kabila. Siyempre, Ragusa. Ragusa na hubs. XM600 na 32 holes. Bilangin uli natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yan, 32 holes na Ragusa. Pinewood na double wall alloy. At CST Patrol na nagpa-patrol tuwing gabi. Na 27.5 by 2.25 ang kanyang gulong. At andito na rin naman tayo. Punta tayo sa CAGS. Talagang ayaw mag-focus ng ating camera. Sa CAGS niya, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13 speed. 13 speed ang ating CAGS. Na 11. Kung hindi ako nagkakamali, 250. Wala, guys. Walang nakasulat. Pero 1150 to, sabi sa akin. Ayan, 1150. Ayan, o. 1150 ang ating CAGS na 13 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laki nito, guys. O, 13, no? 13 speed. At ang kanyang RD ay gawa ng Sensa ARX na may nakalagay dito na Unity. Ayan, o. Diba? Tapos yung kanyang pulley, parang alum. Or parang alloy yung kanyang pulley, guys. Parang alloy. Ayan. At dito sa kanyang kadena, ang kadena niya Sumji. Ayan, Sumji. Kala ko Sam Gipsal eh. Ayan, Sumji. Tapos ang kanyang crankset, naka-Halotech. Ayan, sabi ng idol ko na si Sophie It, lagusan daw yan sa lumundo ng halimaw. Ayan, may tagusan doon, no? Na alloy ang kanyang crank arm. Kung hindi ako nagkakamali, 170 mm. Gawa yan pa rin ng Pinewood. Ayan, no? At 34 teeth yung kanyang chainring na gawa naman sa ano to, alloy ba to? Alloy yata to, guys, eh. Na narrow wide na yung ating chainring. Ayan, so punta tayo sa seat clamp. So ang seat clamp niya ay alloy. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ang taba nito ay 31.6. tapos ang kanyang upuan ay gawa ng velo. Ayan, kala ko si Vicky Velo eh. Ayaw talaga. Naglolo ko yung ating camera. Masyado kasing maliwanag. Ayun, guys, nakita nyo, velo. Mahaba na to, guys. Ang haba, oh. Baka matusok ka nyan. Tapos medyo may maliit na kanal dito. Pero dadaluyan para ng ihi yan. Pag naihi kayo. Maiiwan kasi kayo pag umihi pa kayo. Ayan, gawa ng velo. Ayun, ang lambot, guys. Ang lambot, oh. Kasing lambot ng pisngi ng puto. Ayan, oh. Diba? Dito. Ayan. Medyo manipis. Ayan, medyo may kanipisan siya. Ayan, guys, oh. Nipis, oh. At ito, kanyang handle grip. Yung handle grip niya, guys, malambot talaga. Malambot talaga yung handle grip niya. Ayan. Malambot. At naka-Shimano MT200 tayo na brake lever na hydraulics. At Sensa na
sensa na ano, nakalimutan ko na. Shifter. Ayan, sensa na shifter na Unity ARX. Ayan, kung nakikita niyo guys. Medyo mahirap lang mag-focus, masyadong maliwanag ang ating paligid eh. Tapos, palagay ko 720 ang ating handlebar. Gawa sa aluminum. Kung ako lang kakamali, 720 or 750 guys. Mahaba to. Mahaba to. At ang kanyang stem. Nakayuko. Ayan guys, nakayuko yung stem nyo. Yukong yuko. Yan o, oh, yukong yuko talaga siya. Hindi ko lang alam kung anong negative to. Palagay ko 90 mm ang haba nito. Made of alloy ang ating stem. Walang brand name or walang tatak ang stem. Kaya lalagyan natin to na tatakbuhin. Ayan. At sa headset ay gawa ng Neko. Ayan, Neko. Tapos yung kanyang dust cover ay gawa pa rin ng Neko. Aluminum ang kanyang dust cover. Ayan. At merong 1, 2, 3, tatlong 1 cm na spacer. Ayan, oh, diba? Ayan. Dito naman tayo guys sa kabilang side ng ating Pinewood Hairman 3.3. Siyempre may makikita tayong quick release dyan. Saka rotor. Ang rotor natin ay 160 mm. Gawa yan ng ano to? Avid? O HS1. Ayan. So yun yung mga nakikita ko sa inyo eh. Avid HS1 na 160 mm na rotor, bolt type. At naka post mount tayo na Shimano MT200 na caliper. Hindi ako nagkakamali. Ayan, caliper yan. So naka post mount. Ayan. Siyempre, ganun din sa kabila. Naka-post mount na Shimano MT200 na caliper. 160 mm na rotor gawa ng Avid o kaya HS1. Kung ano man yun. Ayan, nakasulat kasi dyan eh. At naka-quick release yung ating harapan. Dito naman sa kabila, yung ating crank arm. Ayan, makikita nyo, gawa yan ng Pinewood. Pinewood, ayan o. Oh, diba? Tapos siyempre may cover dito. At naka, ayun, bottom bracket tayo. Ayun, Halotech. At ito ang kanyang pedal guys, oh. Ganda ng pedal. Alloy na yan, lapad. Malapad yan guys. Tapos yung kanyang bearing, hindi ko malaman kung ball bearing o sealed bearing. Ang ano niya eh, ang smooth niya paikutin guys. Pero base dito, palagay ko, ang masasabi ko, naka sealed bearing tayo guys. Ang smooth eh, oh. Wala akong maramdamang gas pa ngayon, yan. Ito nga pala guys, yung pinagpasukan. So dito pumasok yung isang kable. Tapos dito sa isa, bakante yan. Dito mo ilalagay yung kable kung sakaling maglagay ka ng 3x o 2x na FB. Ayan, dito. At dito naman lumabas. Ayan, dito lumabas. Siyempre, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. So dito lumabas yung RD. Dito lumabas yung preno sa likod. Tingnan natin. Dito naman sa head tube, may isang butas doon para pasukan. Ayan. At dito may isang butas dito. Dito pumasok yung RD. Ayan. Dito pumasok yung RD. Ayan. Dito. Ayan. So, dalawa yung bakante. Isa. Then, dalawa. Mamili ka dyan kung saan mo ilalagay yung FD kung sakaling gusto mong maglagay. Ayan. Pero isa lang ang lalabasan yan. Dito lalabas yung FD. Ayan. Dito. Isa lang ang lalabasan yan. Ayan, lalabas at lalabas yan. Tapos ito may stopper dito guys. Oh. Ayan. So dito pwede rin mo ilabas. So dalawa pala labasan. Dalawa labasan. Isa rito. Saka isa dito. Ayan. Tapos may stopper dito. So pwede pala to. Ready pala to para malagyan ng 3x na FD. Ayan. Oh. Tapos ito guys yung likod ng cogs. Tingnan nyo, kulay pula, parang may starfish. Ayan, yung may starfish, gando. O, di ba? So, ayan guys, yung ating bike check video ng Pinewood Hairman 3.3. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop na matatagpuan yan sa Abangan Sur, Marilao, Bulacan. So, ulitin ko guys, sa mga magtatanong ng price, pasensya na kayo, wala akong maibibigay sa inyo dahil totally sold out yung bike na to. So, wala pang 24 hours. Ubus na kaagad. Yan. So, sa mga magtatanong pa rin, makipag-ugnayan na lang kayo ng direkta sa Taurus Bike Shop. Lalagay ko na lang ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map para matawagan nyo sila or ma-message sa Facebook. So pag nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ang like
At mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa ating binaycheck na Pinewood Herman 3.3. At huwag kalimutan pindutin na subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita kids. Bye-bye. Babush. Bon voyage. Bahala na kung natawag doon. Bye-bye. Ayan o, Taurus Bike Shop. Ayan. Ayan ang doc mechanic ng Taurus. Ang doktor ng bike.